Hi guys, magluluto po tayo ng sinigang na hipon. These are hipon. Laki niya, no? Bati. Ano siya, ganito siya. So guys, bago natin lutuin ang ating hipon is kailangan hugasan po natin isa-isa ang ating mga tulad. And we have here sitaw, kangkong. Sa ibang bansa ganito yung kangkong nila. Sa atin sa Pilipinas is malalaki. So ganito lang siya, kaliit. Then ang ating luya, hindi mawawala. Talong. Okra or lady's finger. Then lalagyan natin siya ng siling mahaba. Then ang ating sibuyas. So, maglalagay din po tayo guys ng kamatis. So, dadamihan natin ang ating kamatis because we have more kamatis in the ref. So, ayan na guys. Then, hindi mawawala ang ating mamasitas, sinigang, sampalok mix. So, prepare na natin guys. So nakikita niyo guys, more on kamatis. My mom always na love kamatis sa bawat meal. So guys, prepare na natin ang ating vegetables. So, ito na ang ating talong sitaw. Okay, prepare na natin guys ang ating hipon. So, bago natin siya lutuin, kailangan istanggalan natin yung likod niya. Kasi pag nakain natin ito guys, maano ito eh, mapait. Ayan guys. Ganun lang natin. Ayan. Malinis na ang ating hipon. Tinanggalan ko na rin ang kanyang, hindi ko alam kung anong tawag. Balbas. What? Sorry. Okay, linis na. So, we will be preparing for paano lutuin ang ating sinigang. So, tanggalin namin yung tubig. So, guys, hindi ko lang siya pakukuluan. Igigisa ko rin ang ating ingredients, this one, panggisa, then ihahalo natin ang ating hipon. So, right back. Okay guys, so bubuksan natin ang ating kaldero. Laki ng ating kaldero. See the sauce. Kasi malaki daw ang ating hipon, kaya malaki ang ating kaldero. O diba? So guys, pwede na ang ating hipon. Painitan lang natin. Then, maglalagay tayo ng ating mantika para sa pag-isa. So guys, mainit na ang ating pan. Lagyan na natin ang ating mantika. So, konti lang guys ha. Yung tama lang, pang-isa sa ating mantika. Ay, sa ating pag-isa sa ating ingredients. So, unahin nating igisa ang ating luya. It depends on you guys kung paano kayo mag-sinigang.
pwede rin kapukuluin nyo lang siya. Gaya nung ginawa ko sa aking video. Kukong bangus, sinigang na bangus. Ito kasi is gusto kong lutuin yung kamatis. So, next thing to do, ilalagay natin ang ating kamatis. Ito lang ang ating kamatis, guys. Iisa lang natin. And then, sa mag-soften siya. Guys, masarap po sa sabaw. Kung maraming kamatis. Ang higisado. So, guys, masarap na ano yung ating kamatis. Lalagyan na natin yung iba pang ingredients para pagka lumambot na ang ating kamatis is luto na rin ang ating ibang ingredients. So guys, ako kasi once na nag-gisa na ako ng aking lulutuin is nilalagay ko na yung panggisa ko. Yung sa ginisa ko is yung ating condiment. So, nilagyan ko na siya ng paminta. Then, maglalagay na tayo ng ating asin. Konti lang guys. Huwag masyadong maalat. Yan guys. Lamot na masyado ang ating kamatis. So, ilalagay na natin siya nasa bawal, guys. So, ang ilalagay kong sa bawal, guys, is yung ating hugas bigas. Don't worry, guys, malinis ang ating bigas kasi ilang beses natin siyang hinugasan. Then, yung pang ilang hugas niya, yun yung sinabaw ko natin. Ano, diba? Hindi siya mukhang ano, guys. Hindi siya mukhang sinigang. Mukha siyang kinamatis ang sinigang. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin kong title dito, guys. So, pakukuluin lang natin siya, guys. Bago natin ilalagay ang ating mga gulay. Ito. Okay, guys. Kumukulo na ang ating sinigang. Ilalagay na natin ang ating talong. Then, ang ating okra. So, buo siya, guys. Ganyan kami magsigang. Para isang hangkain lang. Then, ayaw kasi namin nung madulas. Kaya hindi namin siya hinahati. Okay. So, mamaya na yung ibang gulay, guys. Yung ating bigas. Pinapakulukul. Tatakpan muna natin siya, guys. So, patuloy na pagkulo ang ating sinigang, guys. So, ilalagay na natin, guys, ang ating sitaw.
Baho niya, guys. Mga gutom. Kuruin lang natin. Tapos, ilalagay na natin. Tapos, ilalagay na natin ang ating hipon. Okay? We'll be right back. So, ayan, guys. Kumukulo-kulo na ulit. Ilalagay na natin ang ating hipon. Ang lakay, no? So, mamaya, talo-talo na naman yan, ha? Ilalagay lang natin isa-isa. Grabe. Laki. So, lahat na yan, guys. Kaya masarap ang kain ng ating mga minamahal. O, diba? Shucks. So, nilagay na natin siya, guys. Para hindi ma-overcook ang ating hipon, ilalagay na rin natin ang ating sinigang mix. So guys, we have here sinigang sampalok. Mamasita, so lagay na natin siya. Iuubos na natin, guys, kasi marami lang yung sabaw ko. So, once na nalagay na natin, hindi na rin natin patatagalin ang ating dahon. Yung dahon natin na, yung dahon na ilalagay natin, guys, is kangkong. So, hugasan na siya, guys. Lagay na natin siya. Ito yung kangkong dito, guys, maliliit siya. Hindi katulad sa Pilipinas, is malalaki. Kaya ako, nilagay na yung ating kangkong kasabay ng ating hipon is ayokong ma-overcook ang ating hipon. So, ayan na siya, guys. Wow! Laki! Hindi kasi sa ano, sa isang sandukan. So, lagay lang natin. Fresh. So, ilagay lang natin yan isa-isa para marami tayong gulay. Ayan, guys. Ready na ang ating sinigang na hipon. Sinigang na sugpo. Hindi siya hipon, kundi sugpo kasi ang laki niya, guys. Okay. Thanks for watching. Bye!